Ayun, at dahil wala akong maisip na gawin na i-content ngayon, ang gagawin ko ngayon ay magluluto tayo ng sinigang. So, shout out sa mga may paborito ng sinigang. Yes, ayun. So, antayin nyo mamaya. Lulutuin natin yan. Samahan nyo ako sa kusina. Pero bago yan, samahan nyo muna akong bumili ng Ricardo. Dito. Ito yun. Yan tayo bibili ng mga regalo. So, ayan. Samahan nyo ako. Bumili tayo. Okay? Hindi ako nakabili ng kangkong. Pero hindi ako nakapag-video sa loob kasi bawal. Hindi sa bawal pala, nahihiya ako. Bawal sa pagkatao ko. So nahihiya lang ako. Hindi ako nag-video. So, pero may kulang pa ako sa binili ko. Wala akong kangkong. Wala akong sinigang mix. So dadaan tayo dun sa malapit na store dito sa amin. Yan. Bibili tayo ng kulang. So ayan, paano ba yan? May ulit. Bye. Ayan. Nakabili na po tayo ng kulang. Pero hindi talaga tayo nag-vlog kasi you know, mahihiya kayong swill. Yes, mahihiyain po tayo. Kaya hindi po tayo nag-vlog. So ngayon, nandito na kami sa nandito na ako sa bahay. Bakit na po? Ayan. So, siya na. Okay, ito yung mga binili natin. Sinigang sa San Paolo, kangkong, at itong iba't iba pa. So, ang gagawin natin dito ngayon ay sa kanila ay huhugasan natin sila ng tubig. So, abangan nyo na lang. Sibuyas, meron po tayong sining pansigang, meron din po tayong radish, meron po tayong agave, meron po tayong okra, at sitaw, pati na rin ang ating pampaasin na sinigang mix. Hindi rin po mawawala ang kangkong, at ang pinakamalaga sa lahat ay ang kanye. Ayan po sila lahat ang ating magamitin sa ating pagluluto ng sinigang. Pero gagamit din po tayo ng asin at patis. Kung sino po ang may hindi gumamit ng patis o ayaw naman po ng patis, pwede rin po asin. At gagamit din po tayo ng paminta. Ayan po. So, let's start.
So ayun, first step po ay magpapakulo muna tayo ng tubig sa isang malaking kaldero. Ayan po. So kung nakikita nyo, kalalagay lang yan. Antayin natin muna siyang kumulo. Silalagay natin yung una-unang ilalagay natin ay yung sibuyas at kamatis. Paano ba yan? Antayin natin po at magkita-kita tayo sa sunod-sunod na step. So ayan, kung makikita nyo ay kumukulo na po ang ating tubig. So oras na po para ilagay. So oras na po para ilagay natin ang sibuyas. At kamatis. Ayan po. Ilalagay na po natin ang sibuyas at kamatis. So, antayin lang po natin kumulo ulit ng bagay na maluto ang sibuyas at kamatis. At tatakbo mo muna natin. So, ngayon, panahon na para silipin po natin ang so, ayan. Kung nakita nyo po ay kumukulo na po ang ating kamatis. So, oras na po para ilagay ang baboy. Tandaan na po, isa-isa lang maglagay para po ay hindi po kayo lumatag sila. At bawasan nyo na lang po yung tubig kung sa tingin nyo po ay marami o sobra. So, making sure na nailagay nyo po muna ang karne. Tapos kulutuin nyo muna bagya sa kanyang pag-isipan kung magbawasan nyo. Pero kumpara po sa akin, mas marami sa bawang mas maganda. Pero hindi naman po yung karamihan. Yung sample lamang. So ayun, nailagay na po natin lahat ng karne. So ang kailangan na po natin ay tapan siya at hayaan kumulo ulit. Tapos saka natin lagay yung mga susunod nating sangkap. So ayun po, umukulo na po ang ating sinigang at ay pinapakulo ang baboy. At maglalagay po tayo ng ground black pepper. Ayan po. At ng patis. At haluin po natin ang bahagya. At antay natin kumulo ulit hanggang sa lumabot bago natin lagay ulit ang mga iba pang ricado. Ayan po. So ayan po, umuulo na po. At oras na para ilagay ang ano to? Radish, di ba? Radish. Ayan. Labanos kung sa Tagalog. Dandahan lang po siya isa lang para hindi po kayo matalsit ng mainit na tubig. Ayan po. Ayan. Tapos, haluin lang. Para lumubog. Ayan. Tayo ng lumambot para sa sunod ng mga ricado. So ayun, malambot na po ang ating labanos or siya tawag na radish. Ay susunod natin ilagay ang ating sitaw. Nandahan lang din po kapag yung sinabi ko para po kayo ay hindi matalsitan. At pag nilagay na po yung sitaw, nilalagay na rin po natin ang okra. Tandaan din po ulit para po hindi po kayo matalsikan. Ayan po. At antayin na po natin kumulo din ito at para lumambot. Pag malambot na po itong mga to, nilalagay naman natin ang sili at ang huling-huli na kangkong. So, pero kailangan mo natin ito palamutin. So malapit na po tayo matapos. So ayun, malambot na po
Kumulo na at malambot ng ating mga gulay. At ang susunod natin ngayon, ang unang huling dahon na kangkong. Nabok. Ayan po, at konting kulo na lang po ang antayin natin. Tapos, pwede na siya. So, ayan po, okay na po. At papatayin natin ang apoy. Tadaan! Ayan na po siya. Salamat po sa inyong panonood! Hanggang sa muli! Paalam!